Nos portimão são um diabolê. Tudo mexe de mim, quack anelê. Eu não quero que a chegar, juro, sem cagar. Que me choque um convite, né? Posso ver. Marca, chamo com a minha zumbima. Por isso, que me chamo com a minha zumbima. She loves you, can't talk to people who are done. She's a pretend, she's people. I feel only for you, I feel only for you, falling for you. I feel only for you, once again. I'm falling for you, can't talk to you, can't jump now again. Just so. Arquétif. Check. Test mic. 1, 2. Clear.
Check. Latest. Check. Okay. Okay. Check. Hey, test mic 1, 2. Check. Hey.
umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagdalo ngayong umaga. Nahihirapan ako. Maghihintay lang po tayo ng ilang minuto pa, maybe another 5 minutes bago tayo mag-umpisa. Kung maaari lang po sana mag-move forward yung mga bisita natin ngayon. Please occupy the seats. Please move forward para yung mga latecomers sila na mag-o-occupy sa likod. So can we just request everyone to please come forward? Parang pag nasa likod kasi kayo gusto nyong tumakas. I assure you na masaya ang lecture na ito. Matutuwa kayo sa lecture na ito. Halika na, lalo na yung mga estudyante ng CIS at Asian Center, halina kayo dito sa harap. Hindi kami nangangagat. Paki-occupy naman po itong row na to. Iha, dito ka na. Yan. O, di ba masaya? Para yung mga late, dyan na sila sa likod. Dito, dito, iha. Ayan. Dito na, dito. Ayan. Sili ka ba yan? Ano? Yeah. Ang dami-dami nating kaibigan na nandito ngayong umaga. Diba? At of course, ang ating lecturer ay nandito na rin. Tingnan ko nga ang oras. O sige, mag-uumpisa tayo in 4 minutes. So meron tayong pakape at meron din tayong pa Goldilocks Mamon, di ba? Ganyan talaga kami dito sa Asian Center at sa CIS. Nagpapakain kami ng mga bisita. Kagandahan ng asal. So, naandun lang po sa may entrance. Hindi nga lang pwedeng ipasok dito sa loob yung pagkain at inumin. So, dun lang po tayo sa may labas. Okay? So, let's wait for a few more minutes. At balita ko, ano eh, pinaka, ano to, hottest event this morning, itong lecture na ito, 160 daw ang nag-confirm. Hinahanap ko nga yung 160. Nasaan ba sila? Kaya sabi ko, umurong kayo dito sa harap kasi baka dumugin mamaya ng mga latecomers. Okay, so I'll see you again in a few minutes.
Ayan, mag-uumpisa na po tayo. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa Asian Center, sa spacious, maganda at malamig na venue natin ngayon. O, di ba? Dati, yung mga pa-forum namin ng CIS, ginagawa namin sa Faculty Center, Center Lobby. Kaya lang, nasunog siya. So, mabuti na lang, generous ang Asian Center sa makipag-partner sa atin at pare medyo, you know, graduate program sila. Kami naman sa CIS ay undergrad program on, mayroon kaming graduate program on Asia. Ay, graduate program nila, undergrad program sa amin. Maraming salamat po sa pagdalo sa isang natatangi at espesyal na lecture ngayong umaga na kung ano ang natutunan ko bilang manunulat sa panonood ng K-drama, pinagandaan jointly ng UP Center for International Studies, UP Asian Center, UP Korea Research Center, at ang muling pag-collaborate namin ng CIS sa CAL at sa DFPP, CAL Koleyo ng Arte at Literatura at Departamento ng Filipino at Panitikang Pilipino. Kahit hindi nakasulat sa mga PR materials natin, itong lecture na to ay isang handog namin ngayong Arts Month. O, di ba? Poet, manunulat. Kaya, pasok na pasok dahil ito ay Arts Month. Ang K-drama kasama ng Korean cinema ay mahalagang paksa na itinuturo sa mga kursong di graduado sa CIS at graduado sa Asian Center. Tama ba? Di ba? Ngayon, kasama natin ngayong umaga ang Assistant to the Dean ng Asian Center for Cultural Affairs na si Professor Matthew Santa Maria. Nakasama na namin ni Joy noong mga bata pa kami dito sa UP. Para sa welcome remarks, susundan ito ng opening remarks ng Director ng UP Center for International Studies, ang dating Faculty Regent na si Professor Ramon Guillermo. After ng opening remarks ng CIS, ipapakilala ang ating lecturer ngayong umaga ng tagapangulo or chair ng DFPP, Departamento ng Filipino at Panitikang Pilipinas, na si Professor Cheddar Hoxon. Tapos susundan na ito ng pinakaintay nating lecture ngayong umaga. Okay. So without further ado, may I call Dr. Matthew Santa Maria. Magandang umaga. Good morning. Ako'y nagagalak at meron na naman kaming collaborative event with the CIS, with the Department of Filipino, and the College of Arts and Letters, and as well as the UP Korea Research Center. And it is my great honor to welcome you to the GT Toyota Asian Center Auditorium. And I'm doing that on behalf of the dean. The building that you are in right now was donated by George T. of the Toyota Motors Philippines Corporation and also of the Metrobank. And I do recall sometime in 2007 or 2008, he visited the old building of the Asian Center, the Romulo Hall. Nakatayo pa rin po at hindi pa po naguguho. But that is the old building of the Asian Center. And when George T. saw the building, he said that, I think I will donate a library and a museum. Okay? And with that, we're already very happy. And then a thought came to my mind. I said, Dean Baviera was the dean at the time. Pwede kaya tayong humingi ng auditorium? Okay.
So, pumunta naman si Dean Baviera kay George D. Maari po bang humingi ng auditorium? At yun, binigay nga ang auditorium. Okay? So, we always remember the late George D. And then, I also had another wonderful idea. Dean Baviera, total Toyota na rin sila. Pwede bang humingi ng van? So, pumunta na naman si Dean Baviera kay George T. at humingi ng van. At sinabi niya, bibigyan ko kayo ng isang van. Okay. So we learned that there must be a partnership with the private sector. And that the private sector also has an interest, is also a stakeholder in education. And that's why we have now this auditorium. So welcome. And as Dr. Umali said, our speaker today, and Dr. Umali and I go way, way, way back in the 1980s. And I remember Dr. Barrios was an instructor at the Filipino department, and she is well known for her work in the UP Pariente and the UP Vaudeville. And she is also well known for her fantastic costumes. She would wear fishnet stockings to attract people to her different causes, and she would perform there, out there at the AS steps. I remember also harassing her at the AS steps. No, she would usually assemble students there, and of course it's a rally, it's a national issue or some sort. And then I will go in front, and then I will tell the students, "Wag po kayong maniwala sa kanya. Prada po ang kanyang suot." Okay? So she has very, very good taste. So it means that activists can also have wonderful taste. And I'm so happy for her. Her life has taken her to the United States, but she's still part of us. And today, we look forward to her talk. Maraming salamat po, and once again, welcome to the Asian Center. Magandang umaga sa ating lahat at pagbati sa ating lahat na naririto. Inihahandog ang kasalukuyang aktibidad ng Asian Center, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Departamento ng Filipino at ng Center for International Studies. Kinasasabayan nating lahat ngayon, ngayong umaga, na mapakinggan ang lektura ni Professor Joy Barrios. Totoo nga naman at napaka-interesante ng paksa at lalo pang interesante ang tagapagsalita. Swerte tayo at naisipan ito ni Professor Gina Umali ng CIS. Tulad ni Dr. Barrios ay naparami rin ang aking panonood ng mga palabas na K-drama sa panahon ng pandemya. Marami tayong sharing tungkol sa mga kwento ng mga ito. Dahil dito, di na kinakailangan sabihin na marami sa kabataan ay nagkakaroon ng interes sa wika at kultura ng Korea. Napaka-importanteng tourist destination na ng Korea para sa mga Pilipino. Ngunit higit pa sa lumalagong interes sa kultura at lipunan ng Korea, maliban pa sa masayang paggaya sa isang bagay na ating minamahal, mahalaga na lampas dito ay matuto tayo at ang mga kabataang Pilipino mula sa mga Koreano hinggil sa pagpapahalaga sa kanilang sariling wika, kultura at kasaysayan. Naalala ko, matagal na, nung kakalabas pa lamang ng kotseng Kia. Minamalit ito ng maraming Pilipino at pati ng mga ilang kaibigan kong profesor. Ngayon, ang Kia ay isa sa pinakamalaking producer ng kotse sa buong daigdig. Meron ba tayo niya? Dati ay kinuhumalingan namin ang Nokia.
Ano? Ngayon ay Samsung naman ang pinakamalaking producer ng cellphone sa daigdig. Meron ba tayo niyan? May nakausap akong taxi driver dati na tuwang-tuwa na pumalpak ang isang tangkang rocket launch ng North Korea. Sabi niya, talaga namang pulpul ang kanilang mga scientist. Sinabi ko sa kanya na buti pa sa North Korea at nakakasubok sila mag-launch ng rocket, tayo sa Pilipinas ay walang ganyang kakayahan. Importanteng matuto tayo mula sa mga positibong aspekto ng nasyonalismong Koreano. Makikita ang positibong nasyonalismo ng mga Koreano sa representasyon ng imperialismong Japanese sa kanilang mga palabas. Yung pinakahuling ang historical drama na napanood ko no ay tungkol nga sa genetic or sa mga human experimentation, 'di ba? Ng mga Japanese sa kanilang mga sa mga civilians na talagang ginawa ng Japanese noong Second World War. Makikita rin ito sa pagpapahalaga sa kanilang wika. Sinasabi ng mga nasa pamahalaan na kailangan nating mag-Ingles para maging world class. Mas world class ba tayo kaysa sa mga Koreano? Para sa mga K-drama, ang Pilipinas, nakakalungkot, para sa mga K-drama, ang Pilipinas ay isang lugar na lugmok sa kahirapan at buhan ng mga kriminal. Di ba yung pinakauli kong pinanood na K-drama, ganun nga yung papel ng Pilipinas. No? Very popular show ngayon yun. No? Na, yun nga, takbuhan ng kriminal at na lugar na lugmok ng kahirapan. Kung world class tayo dahil sa ating pag-iingles, ito yung depende sa kung anong ibig sabihin ng world class. Kailangan nating pag-isipan ito. Muli, kinasasabikan ko tulad ninyo na mapakinggan ang lektura ni Joy Barrios. Maraming maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat at sa ngalan ko ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, isang karangalan po ang magkaroon ng collaboration kasama ang Center for International Studies, Asian Center, ngayon din ang UP Korea Research Center. Isang karangalan po na maipakilala ang ating tagapagsalita ngayong umaga, guro at tagapaggabay at kalaunan kasama sa mga agawaing akademiko si Ma'am Joy. Si Dr. Joy Barrios ay kasalukuyang senior lecturer sa University of California, Berkeley, bago maging senior lecturer sa nasabing institusyon. Naging bahagi siya ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas bilang isang kawaksing profesor na nagtuturo ng panitikan at malikhaing pagsulat. Mahilig po si Ma'am Joy sa 10 minutes report na kayo ha, sabay lalabas ng classroom. Yan po ang aking alaala sa aking naging guro sa Panitikan at Lipunan at Panitikan sa panahon ng Kastila. Nagsilbi rin po si Dr. Joy Barrios bilang kawaksing dekano ng Kolehiyo ng Arte at Literatura para sa pananaliksik, publikasyon at malikhaing na. Autor ang ating tagapagsalita ng apat na koleksyon ng tula, kabilang na ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma, minatamis at iba pang tula ng pag-ibig, koleksyon ng mga dula na baylaya, koleksyon ng mga romance novelettes at essay na pinamagatang My Prince Charming and Other Aking Prince Charming at iba pang nobela ng pag-ibig at Sa Aking Pagkadisteryo. Maliban rito, nakapaglathala na rin si Ma'am Joy ng mga libro na nagtuturo ng Filipino bilang wikang Banyaga na nailathala sa Estados Unidos. Noong 2004, sinimulan ni Dr. Joy Barrios ang publikasyong Iglap na tumatalakay sa sitwasyong politikal at panlipunang usapin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga manunulat para lumikha ng malikhaing akda kaugnay ng mga usaping politika, usaping panlipunan at usaping politikal
ang nasabing publikasyon o ang publikasyong iglap ay nakapaglathala ng tatlong libro. Una na rito ang Pakikiramay, alay sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Para po ito sa pitong manggagawang minasakar noong 2004. At Truth and Consequence, Poems for the Removal of Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ay bilang pakikiisa sa pambansang pagkilos para mapatalsik sa pwesto ang nasabing politiko noong panahon na siya ay Pangulo. At yung huli pong publikasyon na publikasyong iglap ay Subverso. Tungkol naman po ito sa political killings sa bansa. Bukod sa Palangka at CCP Awards, sa Panitikan, ilan sa karangalan niya ang Towns o ang 10 Outstanding Women in Nations Service, tagahabi ng kasaysayan para sa isang daang kababaihan ng 20th siglo mula sa Philippine Centennial Commission, Gawad Balagtas, at dangal ng panitikan mula sa KWF. Nag-aral din siya ng 2 taon sa Korean Studies Program ng Hanam University sa Daejeon, Korea. So without further ado po, buong kagalakan ko pong ipinapakilala at tinatawag na ang ating tagapagsalita ngayong umaga, si Dr. Joy Barrios Leblanc. Maraming salamat po. Nalagay ko lang aking timer para matiyak na mga 30 minutes lang ako para hindi man masyadong mabore ang mga limited na lamang ang attention span, may ADHD. So, salamat sa pagpapakilala at pag-introduce sa akin. Salamat kay siyempre sa aking BFF na si Dr. Gina Umali. Salamat Dr. Matthew, Dr. Bowman, at Dr. Sharar, everybody. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, kailangan naman pasalamatan ang sponsors, di ba? Otherwise, hindi naka-fly. So, from Berkeley. So, salamat muli from 1 million times. Ulit-ulitin lang natin kasi yung sponsor talaga inuulit yung pangalan. So, Center for International Studies, Asian Center, Korea Research Center, at College of Arts and Letters at DFPP sa pagtataguyod ng public lecture na ito. Ngayon, bago po ako magsimula, di ba muna yan? Magtatanong muna ako, ilan po sa inyo rito ang nakapanood na ng isa o dalawa lang na Korean drama? One or two only, ha? One or two only. Kung marami kinapanood, hindi pa. Magkitay kayo ng turn ninyo. Yung one or two lamang ang napanood. Pumunta tayo ngayon sa nakapanood ng 5. Around lang. 10. More than 10 bilang tunay na K-drama addict. Ay, ang dami. So, ngayon, lahat po ng K-drama fans dito, patiin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng Korean Heart! Oh, alam nyo, diba? Siyang hang nila! Oh, ang saya lang, para tayong close na agad, may bonding tayo, kasi alam natin ang mga signals gaya ng Korean Heart. Diba? May bonding. So, sa makatweet, ang point ko lang dito, para tayong isang komunidad, hindi ba? Kasi pare-pareho tayong pwedeng magkwentuhan na ating mga napanood, pare-pareho tayo ng mga signs, ganyan, Korean Heart, may paganyan-ganyan pa, whatever. At pwede tayong sabay na makilig sa ating mga idols. Okay. Bakit ang saya? Next slide, please. Dahil parang bonding na tayo. May komunidad na tayo ng mga fans ng K-drama. Magtaas uli ng kamay, mga nakapanood ng Crash Landing on You at Extraordinary Attorney Woo. Bilang yan ang mga unang napanood na nakapagpa-hook sa marami. Diba? Yung iba nyo makaget over sa Chloe. So, naging industriya na nga po ito dahil nga sa pagbabanding natin. Next slide. Oh, kita nyo yan? May Korean drama t-shirt. May cookbook. Next slide.
Oh, may bag. Meron pang blanket. Oh. Next slide. Oh, pwede ka rin batiin ni Yun Bin sa birthday mo. Oh, saan ko nakita yan? Yung kaklase ko mismo na senior citizen din gaya ko, pinadala niyo isang classmate ko ng ano, ng cake ni Hyun Bin. So yan ang bonding na talaga ng mga bata at ng mga senior citizen. Pare-parehong may cake ni Hyun Bin. Ngunit ano nga ba ang nagpapa-addict sa atin sa K-drama? Next slide, please. Ayon sa artikulong pinamagatang The Global Phenomenon of K-Dramas Decoding the Addiction, heto raw ang dahilan. Next slide. Quality storytelling o mahusay na pagsasalaysay, diverse themes o iba't ibang tema, female-centric narratives o mga kwentong nakatuon sa kababaihan, global accessibility o madaling mapanood sa kahit saang panig ng mundo dahil may mga sub-dubbing at saka subtitles. By the way, makwento ko lang, bigyan ko kayo ng tip, ano? Sa Netflix, malabo ang subtitles pag nag-subscribe kayo sa Viki o Kogawa Malinaw. Kailangan may tip para pag-uwi nyo, kahit yun na lang matandaan nyo. Bukod sa artikulo, next slide please, mayroon na ring libro at sandamakmak na sanaysay na nag-aral sa K-drama. Ilang halimbawa nito ang librong The Rise of K-Dramas, Essays on Korean Television and its Global Consumption, 2019, na inedit ni Nina Jaeyun Park at Angie Lee, ang book chapter na Spectacular Spaces, Drama Filming Sites ni Yeo Jung Oh na nasa librong Korean Popular Culture and the Selling of Plays, 2018, at ang artikulong Lost in Liminal Space, Amnesiac and Incognizant Ghosts in Korean Drama ni Song Ang Lee na nalathala sa Mosaic, an interdisciplinary critical journal ng University of Manitoba. Di ba? Para talagang ano eh, mukhang prepared ako. So, ibig sabihin, nag-ano ako, nag, anong tawag dito, review of literature. Pero yun nga ang na-fascinate ako. Ang dami nang nasulat na pag-aaral on K-drama. At makikita nyo naman yan sa library o sa mga journals na napapublish na sa internet. Okay. Ang aking pag-aaral ay maliit na ambag sa mga naunang pag-aaral na ito. Next slide na. Dahil ang pagtutuunan ko ng pansin ay yun lamang tungkol sa kasaysayan o historical K-drama. Sa true, mahigit 60 K-drama na ang napanood ko, pero hindi naman ako gaya ng high school classmate ko, naka-Excel sheet ang lahat ng pinanood niyang drama para daw malaman niya kung anong hindi pa niya napapanood. Dito, mga 30 ang historical, kaya kasi gumawa rin ako ng sarili kong chart, di ako patatalo kay classmate. Kaya alam na natin kung anong genre ang pinakapaborito ko. Mula sa may mga earlier dramas gaya ng Capital Scandal 2007 at Dongya, Jewel in the Crown 2010 hanggang sa Mr. Sunshine, baka napanood nyo, 2018 at yung recent na Mighty Rest 2023. Nahati po ang aking lecture sa tatlong bahagi. Una, ito pala yung outline. Ang paggamit ng romantic conventions o kumbensyong romantiko at ang pagtaliwas din sa kumbensyong romantikong ito. Ikalawa, ang pagigiit ng usaping kababaihan. Ikatlo, ang pagsisiyasat sa kasiyahan o pleasure habang ginagamit ang memory o alaala ng kasaysayan sa pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Pero siyempre, kailangan mag-level off tayo ng knowledge, di ba? Ano ba yung sinasabing romantic conventions? And next slide tayo. Oh. Dapat nating balikan na ang nakikita nating love story sa telebisyon at pelikula ay na-impluwensya ng mga nobela at maikling kwentong romantiko mula sa mga magazing tulad ng Liwayway, na na-impluwensyahan naman ng Awit at Kurido, halimbawa na ang Florante at Laura, na ang pinagmulan naman ay ang metrical romance sa Europa. Kaya nga ang dapat nating balikan ay ang The Art of Courtly Love ni Andreas Capellanus na nasulat noong 17th century. So, ano naman ito? Anong sinasabi nitong The Art of Courtly Love? Next. O, tingnan nyo naman ito, ha? Tingnan nyo lang. Magtaas tayo ng kamay kung nakaka-relate kayo. Pumalakpak ng konti. When made public, love rarely endures. O, kailangan secret love, di ba? May secret love ba kayo? O, number two. When a lover catches sight of the beloved,
his or her heart palpitates. Ang ganda, di ba? Parang nagtatumbling-tumbling ang puso. Naranasan nyo na yan. O, ikatlo, love can deny nothing to love. Okay. So, yan lang. Kasi kung babasahin ko naman lahat, binasa ko na yung buong libro. Hindi naman po ito book report. So, sa edad media o middle ages, nag-aasawa ang mga tao hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pamilya, di ba? Kaya nga, ang romantic talaga, hindi naman marriage, no? Kundi ang mga sumusunod. Next slide, please. Oh, ito talaga ang romantic. Tingnan niyo uli kung applicable sa inyo. Number one, unrequited love. Bigong pag-ibig, kumbaga. Ang halimbawa nito ay pag-ibig ni Kimura Shunji para kay Omok Dan at ng adopted daughter ng Hapon na si Ueno Rie kay Lee Kang To sa Bridal Mask. Ikalawa, forbidden love o bawal na pag-ibig. Ang halimbawa naman ito sa pagitan ng isang middle class na si Bae Ji Hyun at Song Ja In sa Knock to Flower. Ikatlo, love triangle. Ayun man dongya, di ba? Kasi may queen, tapos may mga consort. Hindi na nga love triangle, square, rectangle, whatever. Ikaapat, secret love. Halimbawa, ang pag-ibig ng Jiseng na si Chang Dong Soo sa pulis, pero revolusyonaryo pala na si Lee Si Hyun. Kung minsan, ang hirap lang basahin ng pangalan eh. Oh, next, reversal of fortune. Pinakamaigting ito sa Knock the Flower at sikretong ibinubunyag lamang sa pagtatapos ng kwento. Next slide. Ba yun? Okay. Separation of lovers. Kasi usually ang separation of lovers dahil nga sa trabaho, sa sakit, ganyan, o simpleng katangahan. Pero sa ano naman sa Korean drama dahil sa ano pagkikipagdigma nila sa kanilang mga anti-colonial at class struggles. And finally, sikreto, all of the above na dahil palaging may surprise. Okay. Dahil uso ang forbidden love sa convention ng forbidden love sa in general no sa romance, mapapansin natin na sa mga K-drama palaging may, saan daw ang setting? Hardin. Malapit sa tubig, gaya ng pond, lake, o dagat. At sa gabi. Bakit gabi? I-secret nga, di ba? Alangan namang araw, liwaliwanag. At palaging may talinhaga o metaphor na mga bulaklak. May kilig factor din dahil palaging nakukulog-hulog ang babae. Napansin niyo ba ito? Lalo na sa K-drama, parang fall lang lagi, fall ng fall. Nahulog sa hagdan, nahulog sa swing, nahulog sa pader, pero laging nahuhulog. Bakit nahulog? Para masado, may catch, di ba? At bakit kailangan may catch? Kasi hindi naman sila allowed mag-touch, di ba? Pero pag nahulog ka na, wala ka ng choice kundi magpa-touch, di ba? So, ang ganda mo lang. So, next. May hawak, kundi naman, kasi nga bawal nga untouching, may hawak-hawak sa waist na bicycle scene. O bakit yan, or may memory recall. Napansin nyo, lalo na sa Korean at sa historical drama, laging magkakilala na pala sila nung bata sila. Bakit kailangan ganun? Para igiit na may connection sila sa panahong bawal ang physical touch at limited lang ang hours na magkasama. At dahil pamilyar na tayo sa romantic conventions sa mga kwento ng sikat na couple number one, Romeo and Juliet, at sikat na couple number two, Crisostom Ibarra at Maria Clara, at hanggang sa mga nabuwag na na love team na kakalungkot, Katniel, for example, Liz Ken, Kim and Zion, ganun, etc., etc., naging pamilyar din sa atin ang nagaganap sa mga lead at second lead characters ng Korean drama. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito. Paano nga ba ginamit ang romantic conventions o pinuwag ang romantic conventions ng K-drama para magharap ng bago? Una, kakaiba lang ang ilang love triangle. Nakaloka kasi halimbawa sa Jewel in the Crown. Sino nakapanood ng Jewel in the Crown? Ay, luma na kasi. Matatanda lang nakapanood. So, naging mag-BFF na ang queen at ang royal consort na si Dongya.
Siyempre, baka may magtaas ng kilay dyan at magsabing, oh my God, bakit naman tanggap nila na maraming kababaihan ang hari, ano? Iba naman kasi ang konteksto ng panahon na yon. Gayunpaman, ang mahalagang pagtiina natin ng pansin ay ang naging paggalang nila sa isa't isa. Kinilala ni Dongya na ang posisyon ng reyna, na may posisyon yung reyna at ang politika lamang yung ugnayan ng reyna at ng hari. Samantala, other side naman, kinilala naman ng reyna si Dongya bilang tunay, true love ng hari. Kabaliktara naman ito sa kuminsan sa mga napapanood nating teleserye kung saan ang drama ay akin siya, he is mine. Diba? Parang ganun, akin. So, kumbaga laging may ownership doon sa loved one. Kung saan palagi na lang may contest at pagigiit sa pag-angkin sa pag-ibig. So, love is equivalent to ownership. So, hindi ganoon ang ginagawa sa ilang K-drama na napanood ko. Samantala, may love triangle din doon naman sa Different Dreams. Parehong may gusto sa bidang babae na si Lee Yong Jin, ang miyembro ng heroic core na si Kim Won Bong at ang prosecutor na Hapon. Ang cute pa naman ng Hapon. Na si Fukuda. Pero ano ang ending? So, syempre nakatuluyan yung bida, no? Ano nangyari dun kay Fukuda? Dahil tulad pala ng ama, hindi rin ito naniniwala sa na dapat tahakin ang landas ng militarism, so against sila sa militarism ng Japan, ay naging ally na lang siya ng mga Korean independence fighters. Ikalawa, ayan ang Different Dreams. Next slide na tayo. Ang pagkakalayo hindi dahil sa kuna, pandemya o simpleng dahilan, nabanggit ko na ito kanina, kundi dahil sa mga gawain ng sa revolusyon. Makikita natin sa Knock to Flower sa nag-iibigan na sina Yi Kang at Jain ito. Habang ang lalaki ay kasama ng managaaklas noong Donghak Peasant Revolution sa Korea na 1894, ang babae naman ay negosyante. Tapos, taga-supply pala siya ng armas at pagkain sa mga nagre-revolusyon. Ikatlo, ang diskurso ukol sa pag-ibig. Ang halimbawa nito ay ang pag-uusap, yan yung Knock the Flower, tingnan natin yung next slide. Ng lead na babae na si Oh Macdan na at ang ng na na patriotic kong babae, si Macdan yung patriotic na babae. At si Ueno Rie, ito yung Korean na naging pro-Japanese, kaya ganun sila, pinapalitan nila yung pangalan nila para mas magmukha silang Japanese. Ito is a good drama na Bridal Mask. Pareho ngayon silang na in love sa bida na ang pangalan naman ay si Lee Kang To. O lalaki, siya ay lalaking nagsimula na pro-Japanese, but no. So akala ng lahat, siya ay isang pulis na pro-Japanese, pero yun pala, nagsusuot siya ng bridal mask. No? Yan, yung bridal mask. At tumutulong sa mga nakikipaglaban para sa kalayaan sa pananakop ng mga Hapon. So ano ngayon ang dialogue nitong si Ueno Rie? Sabi niya, aminado daw siya na mas winner ang pagmamahal ni Mokdan kay Kang To. Bakit? Kasi mahal daw ni Mokdan lahat ng aspeto ng pagkatao ni Kang To. So, pag-redefine kung ano nga ang pag-ibig. Eh si Kang To, double ang identity niya. Ang mahal ng pro-Japanese na babae, yung isang identity lang. Pero ang si Mokdan, mahal niya lahat ng aspect nitong si Kang To. True love. No. Sa diskusyong ito, ukol sa pagsunod at pagtiliwas ng maraming drama sa romantic conventions, next slide, ano man ang natutunan ko? Kasi ang promise ko nga may natutunan ako dapat, di ba? Wala akong natutunan na loser. So, mahalagang alam ang mga konvensyon, ngunit dapat ding maging mapangahas sa pagbalikwas dito. So pupunta ako sa second part ng aking talk at syempre gumaganyan-ganyan ako para makita ko kung on time ako. Ito naman ang diskurso ukol sa kababaihan sa K-drama. Unahin na natin ang pinaka-obvious. Next slide.
Nabanggit na kanina na isang dahilan ng popularidad ng o popularity ng K-drama ay ang pagiging women-centric. Famous example, nakita nyo kanina, Extraordinary Attorney Woo. At sa historical drama, babae, ang rookie historian, may baba, kanabasa, napanood nyo, na nag-iit sa kahalagahan ng mga historiador kahit na may times na ino-oppress yung mga historians, ayaw ipasulat sa kanila yung history, but no, insist sila na dapat i-record ng mabuti ang history. Karamihan sa mga bida ay trailblazers. Si Dongya, gusto lang pala sa ending, maghatid ng social services. Sir John naman, na miyembro pala ng Patriotic Court, yung babae sa Different Dreams. Naging abogado naman itong si Oknyo, ayan siya. Prinsesa pala siya, pero lumaki siya sa prison kasi kaya ang title, Flowers of the Prison. But ang ending, gusto ang dream niya pala ay maging lawyer kasi dati wala namang lawyers yung mga may hirap. At yung mga, lalo na yung mga alipin. At may-ari ng bookstore at teacher ng mga bata, si Han Ji-min. At gising naman, parang, so alam niya na yung gising, na parang courtesan, no? Yung kumbaga geisha sa Japanese culture. Pero sharp shooter at leading member ng independence group, si Song Ju. Sa makatweet, hindi lang naman basta women's ethic, o yan, mga bida, a babae, ang K-drama. Siguro, sa tingin ko, no, mas angkop sabihin na historical, na sa historical K-drama, ang binibigyang diin dito ay ang babaeng naglilingkod sa sambayanan bilang guro, abogado, o social worker, o doktor man. Nagpapahalaga sa kasarinlan, no, yung independence, ng bansa at handang lumaban para sa pinaniniwalaan. Ikalawa, tingnan naman natin ang next slide. Ay, mali pala. Mag sa'yo. Sorry. Yung espasyo na minimithi. So, pamilyar na tayong lahat sa Cinderella story, di ba? Wala nga namang meron dito. Hindi nakapanood man lang kahit Disney, Walt Disney movie o nakabasa ng storybook. Ano ba ang objective ng kababaihan sa kwento ni Cinderella? Hindi ba pupunta sa sila palasyo, kaya nga may fairy godmother pa, o kaya may mga ibon, whatever, binihis-bihisan si Cinderella para ready na siya para pumunta sa palace. Pero, kaiba sa Cinderella story, si Nadongya at ang prinsesa sa Flowers of the Prison. Ang gusto nila, lumabas sa palasyo. So, si Cinderella papasok, yung si Dongya at saka si Flowers of the Prison palabas. So, sa halip na pumunta sa seat of power, no, ang mas priority nila ay lumabas para mas magkaroon ng freedom to be themselves, no? So, at ikalawang objective nila bukod doon sa freedom to be themselves, makapaglingkod sa ordinaryong mamayan. Kaya nga yung isa gusto mag-social services, ito naman gusto maging abogado. And next slide. So, ikatlong point about kababaihan. Ano? Pamilyar din tayo sa karaniwang pagiging binary opposites ng dalagang bukid at ng modernang Pilipina. May kita natin yan kina Estrella at Caridad sa Sasuelang Paglipas ng Dilim. So, dito, stage left ko. At sa mga ibang mandaragit, so sa ni Amado V. Hernandez. Sa Paglipas ng Dilim, nandun nga si Estrella, yung modern mo, yung dalagang bukid, at si Caridad, yung babaeng moderna. Dito naman sa ibang mandaragit, ang characters naman, si Puri, yung dalagang bukid, si Dolly, Dolly nga ang pangalan, no? Yung modern Filipina. O, pagpunta naman natin sa pelikula, next slide please. Oh, mga lola nyo. Oh, sa, may kita nyo sa kaliwa, very traditional dalagang bukid si Norma Blanca Flor, heart shape pa ang fez, at saka syempre nakabarot saya. At saka ito naman si Lola Rosa Rosal, hindi ba? Modern siya lagi, at may kita natin yan sa kanyang kasuotan, and most of all, big hair, di ba? Kung laki talaga ang buhok, talagang pagka-modern daw. Okay. Bagamat alam na natin ngayon na posibleng mabasa ang pagbawagi
ng Dalagang Bukid laban sa kolonyal bilang paglaban sa kolonyalismo. So laging privilege kasi sa mga tekstong ito ang Dalagang Bukid. Siya ay mahinhin, mayumi at nakapusod. At nakapusod yung mahabang buhok, hindi pwedeng nakasabog yung buhok, no? Nagiging hindi katanggap-tanggap ang modernang Filipina. Kasi yung Dalagang Bukid, siya lang lagi pinapakasalan ng bidang lalaki. So, nakaka-hurt naman yan kung modern ka pala. May kita ang pagbawaksi sa binary opposite sa dalawang K-drama. Sa Capital Scandal, next slide, ayan. Itong si Yokyun ay mapanlait na tinatawag na Jo Maja. Bakit? Siya daw ang huling babae ng Joseon period na naka-costume pa rin ng puting blusa at kim na palda. Ayan siya, o, linakihan pa, o, may parang gumagalaw-galaw pa. O, in contrast, ang kising naman na si Songju, sa una pa lang na nakita mo siya, nagmo-model-model, so, kanyari, meron siya ng western, nakasuot na siya ng western clothes. Samantala, sa Knock the Flower, binary opposites din ang negosyanteng babae na si Jain at ang noble woman na si Myung Shim. But no, sa ending ng series o ng serye, nagtulungan pa pala sila. Kasi itong negosyante, tinutulungan niya yung naging teacher, no, para mabuhay yung kanyang school. Sa makatwid, ano ngayon ang lesson number two? Katihod ang pop culture, pwede talaga at dapat talagang ipasok ang usapin ng kababaihan. And next slide. Yan na yung lesson number two. Pupunta na tayo ngayon sa part 3 ng aking talk. Okay. Ang kasiyahan, next slide please. Okay. Ang kasiyahan o pleasure sa panunood ng historical dramas. So dito na nga tayo mapupunta sa tanong, si last part na, no? Ano nga ba ang kasiyahan o pleasure sa panunood ng Korean drama? Sa aking informal na mga interview yung ginawa, syempre, hindi, kung sino mga in-interview ko, fans ko lang din, lahat naman sila, K-drama fans, di ba? Kaya ito ang mahalaga. Una, ang sympathetic o kawili-willing characters. Marami sa inyo nanood ng ano, nagustuhan ang Attorney Woo. Bakit? Lovable siya, di ba? Gusto mo bang panoorin nakakabwisit? Siyempre, hindi. So, kailangan yung bida lovable, no? So, may kapansanan, pero brilliant, ganun. Ikalawa, ayan na, kailangan naman may kilig factor. Ano lang nga namang, bakit ka manunood kung bored ka naman pala? So, kailangan, pati mga lola, tuwang-tuwang panoorin si Hyun Bin, right? Kasi may mga estudyante akong Koreano, Korean women, pagkatapos ng klase, nagchichikahan din kami tungkol sa K-drama. Siyempre, amaze sila bakit yung teacher nila ay fan to death. Okay. So, ikatlo, may ibang elemento na kumukumpleto sa viewing experience tulad ng musika, di ba? Halimbawa niyan, may eksena yung love team, no? Enter agad yung malungkot na music. So, ikaw naman touch na touch ka sa music. Ikaapat, ang nakasasabik o exciting na plots. At ikalima, ang paggamit ng wika, talinhaga o metaphors at memorable lines na quote ka lang ng quote doon sa napanood mo. And hindi mo makalimutan yung pinigkas ng character, nakarelate ka. Siyempre, pwede nating sabihin na, oh my God, is that it, pansit? Diba yan na? Yan na yung ano, kawili-wili, pleasurable. Kasi parang obvious naman, di ba? Parang alam nyo na, mag-lecture po, alam na namin yan. But no. Kasi nagkakaroon ito ng bagong dimension pagdating sa historical K-drama. Tatalakayin ko ang dalawa sa limang nabanggit. Kasi ang haba naman, kung lahat talakayin na. O, unahin natin ang character development. Talagang nakakatuwa yung malinaw ang contradiction o contradiction sa mga tauhan at kung paano din sila nagtatransform sa pagtakbo ng mga serye. Sa Bridal Mask, halimbawa, ang bida nagsimulang very Japanese. Kaya tinatawag nga siyang aso. Aso yan, paano yung Philippine culture? Aso, di tuta. Diba? Pag merong sunod-sunuran lang, tuta yon. So, pero na-realize niya ang sarili niyang kahunghangan at nakiisa na siya sa pro-independence armed groups. So, sumali na siya. Sa Knock the Flower naman,
Yan, Knock the Flower. Ito yung magsisimula ang bida na kinasusuklaman ng lahat. Dahil siya yung parang goon. Tapos naniningil siya ng mga utang para sa tatay niya kahit na hindi siya masyadong ina-acknowledge ng family kasi anak nga siya ng slave. Pero nang ma-reborn siya kasi kumbaga sinabi ng revolutionary leader ng Peasant Revolt na ayan, magbagong buhay ka na. So parang tipin na yung sinaksak yung kamay niya kasi ang dami niyang kasalanan. Pero na-reborn siya at mula sa pagiging pangalan niya ay parang sa English yung translation, no name, wala siyang pangalan. Nagkapangalan siya. Ginamit niya yung kanyang real name. Tapos sa ending, matapos mapatay yung mga leader, kasi di syempre in-execute na sila, no? Isa siya sa nagpatuloy na sa pakikipaka. Kaya yung last episode, may hope, di ba? Kasi pinagpatuloy nila kahit na namatay na yung mga leaders. O, sino naman yon? Di ba para lang sina Macario Sakay nung first decade ng American rule, kahit na tapos na kaunti na lang ang miyembro natitira ng katipunan na lumalaban pa, nagpatuloy sila. Samantala, yung nanay naman ng lead character na ito, mas dati masunuring alipin. Pero nang binigyan siya ng chance na mag-leader, no, sa kanilang bayan, rise to the occasion si Mother at naging pillar ng Peasant Revolt. Sa Capital Scandal, playboy naman yung bida. Tapos ginugood time lang niya nung una yung makabayan na bidang babae. At syempre, mahuhulaan na natin kung ano ang ending. Sumali na rin siya sa independence movement. So ang bet ay gagawin niya dapat na modernong babae yung bidang babae. But no, siya ang nag-transform. Sa halip na yung babae ang i-transform niya. Stop. Ay, ayaw mag ayaw. Pretty na time ko. So, may patapos na. So, medyo ma konti lang ang over ko sa 30 minutes na hindi sila ang nabuhay. Ako ang nagtakda for myself. At sasali na rin siya sa independence movement. Sa halip na magawa niyang moderna ang makalumang si Joe Maggia, siya ang na-transform. At yung mga inaakalang pro-Japanese na tunay palang makabayan at palihim na kasama o leader pa sa revolusyon nila against the Japanese colonial masters. Ang pinakamahalaga sa mga Korean drama na ito, may pagdidiin na lahat ay pwedeng sumama sa anti-colonial struggle. Yung mga playboy, halimbawa sa Capital Scandal, sa umpisa sing and dance sila, di ba? Wala daw silang pakaalam sa independence movement. Palagi silang nasa nightclub. Aba, nung ending na nag-volunteer, kahit na hindi naman sila magaling lumaban, pwede silang maghagis ng smoke bombs para makatakas yung mga assassins. Kahit ang Giseng ay pwede rin, di ba? Kahit courtesan ka, pwede ka kasama ka sa anti-colonial movement. Tinatransform nila pati lahat ng espasyo. Kahit circus o mga circus players, pwede silang kasali. Nightclub, gising house, tailor shop, lahat ang bundok bilang hideout o training ground. So hindi lang pang mountain climbing ang bundok doon sila nagsasanay, no? Upang maging spaces of revolt. At ang favorite ko syempre, may babaeng pumila nang nagre-recruit para sa present revolt. Sabi niya, hindi raw niya kayang lumaban, pero magaling siyang magluto. Ang naantig talaga ang damdamin ko, no? Kasi matagal na nga akong refreshments committee, bata pa ako. At member ako ng Tandanso, Bayan Tandansora Network. So bakit ako na-touch? Dahil iginigiit ng Korean dramas na ang lahat ay may papel sa pakikibaka para sa katarungan sa magsasaka, kasarinlan mula sa pananakop ng mga dayuhan at paglaban upang makalaya at magkaroon ng karapatan ang mga alipin at mahihirap. Ngayon, segue tayo mula sa characters tungo sa pagtutuon sa wika. And next slide please, sa talinhaga o metaphor at sa memorable lines. Sa bridal mask, halimbawa,
ang description sa character sa websites, Robin Hood daw ito. Kasi nga, yung parang ninanakaw sa mahirap, ibinabalik. At marami silang ganyang kakatulad na K-dramas, no? Parang dinidescribe yung bida as a Robin Hood character. Pero, kakaiba, hindi simpleng Robin Hood yung mga characters na ito. Bakit? Kasi sila rin ay independence fighters. Ang pagbibigay ng pera sa may hirap sa komunidad ay hindi charity, kundi katarungan kasi ito yung ninakaw sa kanila ng usurero. So, binabalik lang. Dito rin sa drama na ito, same drama, no? Maraming talinhaga. Isang halimbawa, sabi ng isang character. So, akala natin walang laban and I think next, ayan. Walang laban ang itlog sa bato. O hindi ba? Itlog, egg, stone, bato. O sinong panalo? Di ba parang ang bato? Dahil mababasag ang itlog kapag tumama sa bato. Pero ang itlog daw ay magiging sisiyo, di ba? At sa pagdaan ng panahon, ang bato naman ay magiging buhangin at tatapakan ng sisiyo ang buhangin. Diba? So, last page na po ako. Ang isa pang drama na mayaman sa metaphor ay ang Noctu Flower. Ano raw ang Noctu? Diba? Bulaklak pala ng munggo. Kasi mungbin sa nahasik sa parang at nagsisignify ng pagkalat ng revolusyon. Talo ang sampagita, di ba? Kasi yung sampagita, kailangan pang carefully itanim. Yung ano, yung noctiflower, hagis-hagis lang na, hinahagis ng wind. Pero ang mas nakatawag pansin ay ang Bluebird Song na Korean song daw nung panahon ng Peasant Revolt. Na, yun na nga, na babasahin na lang natin yung isang line, bird, bird, bluebird, don't sit on our farm. Bird, bird, bluebird, don't sit on our field. So yung pala, ang significance noon, yung bluebird, yung Japanese colonizers. So naalala ko naman yung eksena sa seditious drama at the turn of the 20th century na hindi ako patay. I am not dead. Juan Matapang Cruz. Ang sabi ng bidang babae na si Karangalan, masibang hayop yung uwak. Buong akala ko pa na may matahimik. Siyempre yung uwak, yung Amerika. So anti-colonial pala itong anti-colonial itong seditious drama na ito. Sa makatwid, habang nanonood ako ng Korean historical drama, ang naaalala ko sa discussion ay ang mga diskusyon tungkol sa mga dahilan ng pag-aalsa, eksena tungkol sa peace treaty, at ang pakikipaglaban sa mananakop na Chino at Hapon. At ang naaalala ko dito ay ang sariling kasaysayan ng kolonyalismo ng ating bansa. Hindi lamang ako naghihikayat mag-aral pa tungkol sa kasaysayan ng Korea, kundi kasaysayan rin ng Pilipinas. May isang tumatak sa aking linya sa bridal mask. Parang ganito, sabi ng bida doon sa mga Hapon, "You may have invaded us, but you have not captured our hearts." Oh, hindi nyo nasakop ang aking puso. My Korean heart. So, at bumalik sa isip ko ang sinulat ni Renato Constantino na The Miseducation of the Filipino. At muli kong naintindihan na dahil nasakop ang ating mga isipan, naging kompleto ang proseso ng kolonisasyon. Kaya nga naging good colonial subjects ang marami sa ating Filipino at hindi naging tuloy-tuloy kundi sporadic ang peasant revolts noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Kaya ending na po tayo sa lesson number 3. Ang importante sa pagtalakay ng manunulat sa kasaysayan, o syempre yun ang title ko, no? Binubuksan ang pintuan para sa talakayan. Sinasabi nilang fiction naman ang maraming historical dramas. Syempre may element talaga of fiction. Pero tandaan, kahit naman creative non-fiction ay posibleng hindi totoo dahil hindi reliable ang memory o alaala. Pero sa fiction, especially historical fiction, maaari ding maglabas ng katotohanan at magpayaman ng diskurso tungkol sa kasaysayan. Sa K-drama, tumatawa tayo, umiiyak, kinikilig, nasususpense.
Lahat-lahat na, everything-everything, nandyan na, whatever you like. Kahit gusto mo ng zombie, pwede yan. At kasabay nito, napapaisip rin tukol sa buhay at sa bayan. Para lang pamagat na different dreams. Iba ang kasaysayan ng Korea, iba ang kasaysayan ng Pilipinas. Pero pinagdudugtong tayo ng pagkakaisa, international solidarity, kaya laban sa kolonyalismo at paglaban para sa karapatan at katarungan. At ngayon naman po, bilang ending, babasahin ko ang isang tula na nasulat ko December 2022 at napagyaman ko. Salamat sa aking mga kaibigang sina Sarah Bell na nandito ngayon, at Bibeth, ang artistang si Bibeth Ortesa, at saka sila Arnie na nag-contribute ng mga ideas nila dito sa aking tula na ito. Kung bakit ko naaalala si Ka Joma o Jose Maria Sison habang nanonood ng K-drama. Tulad ng marami, ako'y nahumaling na rin sa panonood ng K-drama. Sunod-sunod bawat episode, hanggang sa magwakas ang seryeng palabas. Ngunit ewan ko ba kung bakit minsan kapag may linyang binibigkas ang tauhan, ang naaalala ay dilit iba, kundi siya, ang dakilang si Ka Joma. Sa crash landing on you halimbawa, kung saan hindi halimaw ang mga nasa sosyalistang bansa, kundi tao din lamang. Sa Dongya, nang sinabi ng bida na ang mga alipin ay itinulak sa hangganan kung kaya't nag-aklas. O sa when our love blooms, dumaan man ang mga dekada, ay hindi bumitiw ang aktivistang pianista sa ipinaglalaban ng mga manggagawa. Katatapos ko lang ng bridal mask, at habang dinotorture ang minor character lang naman, malapit mang matigok ay sukat pang nangahas magsalita na ang tunay na terorista ay ang mga nagnanakaw sa bayan. At dito sa Capital Scandal na ngayon sinusundan, ganito ang usapan. Tanong, bakit ka pa nagbabasa ng tungkol sa sosyalismo at kasarinlan? Ako, ang gusto ko lang ay ipagtanggol ang aking mga minamahal. Sagot, yan mismo. Ganyan ang sosyalismo. Ganyan ang pakikipaglaban para sa kasarinlan. Sa K-drama, aalala ko ang batang ako, back to me, na nagbabasa, pinag-aaralan ng mga akda ni Ka Joma na nooy ipinagbabawal kung kaya't hindi na ilalabas sa aklatan. Yumao ka man, Tito Joe, aming Ka Joma, ay hindi lilisan ang iyong pamana. Maaalala ka sa bawat marcha, sa bawat labanan, sa bawat sandali ng patuloy na paglilingkod sa masa. Mananatili kang tanglaw ng aming pakikibaka. Natutunan namin sa iyo ang maghangad na maging tulad ni Attorney Wu. Anuman ang kapansanan at pagkukulang, ay nagsisikap pa rin mag-ambag tungo sa pagkamit ng katarungan. Maalala ka, lagi't-lagi, lalo namin na iyong mga tagahanga at tagahanga ng K-drama. Maraming salamat po. Ako po si Joy Barrios ng Bayan Tandansora Network. Maraming salamat sa ating poet scholar, Professor Joy Barrios Leblanc, sa masayang lecture na ito na may masusing pag-aaral ng K-drama at dahil nga Arts Month, My Live Poetry Reading pa. Sigurado maraming take away ang mga bisita ng atin ngayong umaga at sana marami din kayong tanong mamaya. Ngayon naman, ang discussant natin ay tunay namang may pay. Hindi lamang dahil siya ay Korean language at Korean culture expert. Siya rin naman ay may K bilang Koreana sa UPD, ang pinakamasipag na direktor ng UP Korea Research Center, Dr. Kyung Min Bae. Yan.
Yo, sayo, maganda nga po. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Just to be clear, I'm not a literature expert and I think I'm not the best person to comment or to say too much feedback about Dr. Joy's lecture today, but as a Korean national and also who's familiar with some certain aspects of Philippine dramas or the pop culture, maybe I can share based on my experiences and based on my insights about today's lecture. The first part when Dr. Joy mentioned, and especially when she used some Filipino terminology such as kilig, hawak, or like this is English word, a bonding, but this is very important part of Filipino life, right? So when you watch most Korean dramas, especially romantic Korean dramas, I think you cannot really help but you are so familiar with those kilig moment, and then you cannot really control your body or your mind. So there are certain things that are really universal because just like K-pop, when students or public discuss about K-pop, we always say K-pop is not really Korean pop because K-pop really evolved based on other existing popular music during the past years. So Korean drama is also the same. It evolved. So if you have watched or if you will watch any very old Korean dramas like those which were produced in 80s or 90s, before 2000s, you can also discover so many different things, and you can also discover what was really happening in Korea then. Because if you go back to old archives, you can see how Korean drama was not really free or democratic because of censorship and other social factors. But these days, these Korean dramas, some of the examples Dr. Joy just showed us are really freely produced. And sometimes they also tweak the story because sometimes they also listen to the viewers and then they try to cater what the viewers are really demanding from the story. The romantic conventions of Korean drama, what Dr. Joy mentioned based on the literary text was very interesting, like unspoken love, reversal of fortune, separation, and secret. And I think these are also very prevalent in Philippine drama because I'm not very well versed with Filipino dramas, but when I watched, there's always like this kind of like secret affairs and then love triangle. And then there's kind of violence between female characters. So these are certainly universal, but at the same time, we can also see how the social differences are really shown in Korean and Philippine dramas. And then the second part, what Dr. Joy showed us with some different examples, especially historical dramas, was very interesting because I think it's also important to notice there are so many interesting mise-en-scène because if you watch Korean movies or dramas, but especially historical dramas like Capital Scandal, I haven't watched, but it really received so much good feedback because it really shows a realistic picture how Korea during the annexation period really suffered and then survived, and then these independent revolutionists really worked hard, and then the mise-en-scène just doesn't show in the narratives, but it also shows in the fashion, music, and like furniture, like those visual items also show what the period meant for Koreans during that time.
And then I think Capital Scandal is quite important for our students as well, because it was the time when there was a concept of modern boy, modern girl. So these are English words, but in 1920s, 30s, because Korea was still a closed society, and then when it was annexed, there was no Korea, right? So it was stateless. So like modern culture was received through the assistant or through the Japanese Imperial Government. So those who were awakened were called modern boy or modern girl, so in Korean pronunciation as well. And then the third part, Dr. Joy also mentioned Korean dramas also show very different variety of themes, and they also try to explore in different genres. And then I think it's also very important to say that historical dramas are still very relevant to Koreans or Korean lifestyle, even in this contemporary society. Because there are certain historic episodes that Korean dramas always try to repeat, and then these are also quite usefully used for education or to educate the next generation. But sometimes there are also debates in domestically in Korea, because sometimes some dramas are criticized because they distort the history too much. For instance, there are like female characters who become like heroine, and then who become like a man like character, like they cross dress, and then they're like men at the beginning, and then they turn out to be female, and then they fall in love with the king or the royal palace officers, etc. So there are certainly debates, and then there are criticism by the critics and the public as well. But I think what's meaningful is they really keep trying to reinterpret what was really happening during that time and what could have been. Because like Dr. Joy kept emphasizing how the female characters are really shown in these days dramas, and then how the female-centric narratives are really shown in Korean dramas. It really shows how the Korean women also have agency, and then how their identity can also be empowered, because honestly and realistically, Korean society was very much paternal, and until now the gender equality is not really achieved. So in this imagined space, which is a drama, TV drama, they still show the possibility and openness that dramas can really show how the Korean women can also be empowered as much in the fictional stories. So Dr. Joy didn't mention this name, but there's a drama writer whose name is Kim Soo-hyun, and then she made so many dramas. I cannot really pinpoint the titles of Kim Soo-hyun, but when Kim Soo-hyun made this like family drama, because her dramas about 20 years ago, some dramas were for weekend. And then weekend drama in Korea means families will watch, because weekend drama will start around 8 p.m. So 8 to 9, you watch drama together. 9 p.m., you watch news together. So because watching TV is kind of shared value among the Korean household. Maybe it's different these days because of too much platforms and other media platforms. But when Kim Soo-hyun made this 목욕탕 집 사람들, the literal translation, I don't know the English title, but the literal translation is the people who own the like public bath, because public bath is also a part of Korean culture. And then that public bath, like public sauna, is owned by this one household. And there are so many daughters.
and then so many in-laws, and then so many relatives who are really involved in this business, and then family affairs, and so on. But what was really striking with Kim Soo-yeon's drama during that time, in late 90s, was she portrayed Korean women very strong, which was never seen before she made that drama. And then, of course, Korean men, especially male-dominant groups and institutions, really criticized her stories because they didn't really, they were not really agree to conform that Korean women can really stand up and then they can really voice out. So these are what we can see in different timeline of Korean dramas. And then we can also go back to what Dr. Joy emphasized about historical dramas because it really shows how the revolutionists also had a part of, a touch of romance, so that the viewers will not really be very bored just to listen to those real history through the dramas. So just to sum up my insights are based on Dr. Joy's lecture today. I think we can remember how the Korean dramas these days really try to showcase diversification, like Extraordinary Attorney Woo also showed different autism spectrum because it was never be seen on Korean dramas. So they tried to touch on those who are marginalized in the society because women were certainly part of those marginal group and then classified as less empowered group. So we can look forward what stories, what narratives we can watch in the future, and then we can also try to compare what are the developing narratives of Philippine dramas, and then also what is really found between Korean and Filipino drama, what are similarities and then what are differences between two societies. So this is from me. 감사합니다. 살아맛 보. Maraming salamat, Professor Kyung Min Bae. Handa na po ba ang ating mga katanungan? Nandyan po ang mikropono sa gitna. O mga estudyante, wag muna kayong umalis. Okay, so nandito po ang mga mag-aaral ng CIS, C30, Japan Studies, Korean Studies. Thank you for joining us this morning. Meron ba tayong katanungan, komento, impressions, insights, anyone, wag na pong mahiya. May bonus point ang magtatanong. Kayo umiiling. Okay. Kasama rin natin dito, wala pang brave sa mga estudyante, ang ating mga colleague, Professor Sara Raimundo ng CIS, Dr. Erica Capistrano, ang aming faculty affiliate sa Korean Studies. Pilagay ko si Dr. Capistrano may tanong or komento. From the College of Music, Rica Nepomuceno, colleague Marites Cruz. Okay. Professor Eric, gusto mo bang umpisahan? Thank you. Ay, sir, may ground. Sorry po. Ay, pakain yung damit. Yung damit? Ano kasi ako yung maliit ako, kaya ako siya hinawarin pa. Sorry. Magandang umaga po. Eric Capistrano mula po sa Virata School of Business. Ano din po ako, matagal-tagal na rin po akong K-drama fan. Salamat, unang po salamat po dun sa talk. Marami pong insights akong natutunan. Especially po, ako naman po ay nasa kabilang side ng fence. Galing po sa School of Business, ako po isang kapitalista. So... So very refreshing na nakakakalap ako ng insights mula sa iba-ibang ideolohiya ng
na pwede nating pag-usapan sa larangan naman ng K-drama. Actually, ako po ay gumagawa din ng research tungkol dito. Tapos habang po ako nagsusulat tungkol dito, napapaisip minsan po ako na, am I reading too much into this? So parang yung po yung aking ano, yung po yung aking parang concern eh. Parang bang, yung bang issue na nakita ko po ba na feeling ko as a researcher or as a professor, eh importante yung pag-usapan. Yung po, so halimbawa, and then pag kakapanood ko po ng K-drama, di ba, pag nakikita ko po yung mga kapwa fans ko, obviously, hindi po parang hindi po agad naiisip yung mga patungkol sa yung conventions of law and romance, yung ano, mostly po doon sa pangatlo na sinabi niyo po na dahil natuwa sila. So halimbawa po ngayon, meron po tayo ngayong diskusyon na ganito, ano po kaya ang pwede nating gawin as scholars and researchers para po mas main, para po din na, nagiging at the very least nasa na same level of consciousness or awareness na may mga ganito palang mensahe ang K-drama maliban sa pagbibigay ng katuwaan, ng kasiyahan. May mga ganitong tema na mas na kung tutusin, magiging mas maengganyo tayong panood. So ano po kaya yung mga pwede natin gawin para po maging mas makabuluhan ang ating pagkonsumo ng K-content? My secret. Para sa akin lang karanasan, ang natuwa ako sa panonood ng historical K-drama, parang may mga natututunan ako na gusto kong lagyan ng question mark lagi. So yun yung sabi ko. Kasi sa totoo lang, nung nag aral ako ng Korean history sa Korea. Kung pumunta-punta lang naman kami doon sa mga tomb, ganon. Hindi ako masyadong, siguro, baka medyo mas busy ako sa ibang bagay at that time, or hindi ako masyadong serious sa pag-aaral ko. Pero, parang naging mas interesado ako sa kasaysayan sa panonood ko ng K-drama. Kasi palagi ko tinatanong, tama ba to? Parang hindi. Parang, or iba-iba yung interpretation ng isang period ng kasaysayan ng iba't ibang ding K-drama. So sa tingin ko, ang maganda doon, ikaw mismo na iengganyo ka para mas magbasa pa at mag-aral pa tungkol sa kasaysayan na, kasi gusto mo ngang malaman. So, kasi true namang very problematic at may mga Korean akong kaibigan na sinasabi sa akin, maging careful ka, hindi naman totoo yung historical drama na yan eh, ang daming mali dyan, etc., etc. So, syempre, sino naman sa atin ang maniniwala talagang accurate lahat yun? Talaga bang yun ang kinain ng king? So, ito ba talaga ang dialogue ni Royal Consort number 4? Hindi naman eh. Pero, ang sa tingin ko, ang mas mahalaga ay una, ine-enganyo tayo na initong pleasure na nakakamit natin sa panonood para sa next step na makapag manaliksik tayo at ikatlo din, maging mas critical tayo sa panonood. Nalulungkot ko na parang napakabihira kasi ng historical drama sa ating mga teleserye, hindi ganoon karami na gaya noon ng Korean drama. Kasi kailan ba ang huling pagkakataon na nakapanood tayo ng teleserye tungkol sa American colonial period, right? So o sa Japanese occupation, kasi syempre big budget projects ito. So, pero kung napapanood natin, parang nagiging accessible yung history kasi napapanood mo sa TV eh. At the same time,
alam, napaka-accessible din ng ibang information, nakakapag-download ka na ng libro ngayon. Kaya mas mapag-aaralan mo itong kasaysayan. Hindi din ako history major, pero ang nagawa ng K-drama sa akin, ginawa niya sa akin parang napaka-interesting ng pag-aaral pala ng history. Kasi marami sa atin siguro dumaan sa panahon na nung nag-aaral tayo ng history, parang who, what, when, where lang, memorize na memorize. Wala masyadong why. So, naging interesting pala. Napaka-interesting parang laging balikan itong mga tauhan na ito sa ating kasaysayan. So, hindi na So, syempre may problema ng accuracy, pero siguro hindi yun ang nakita kong mag-describe sa K-drama, yung lack of accuracy. Parang hindi ko naman nasagot yung tanong. Thank you very much. Kumusta, Professor Eric? Okay, meron pa po bang ibang katanungan? Ayan! Pwede pong magpakilala? Yes, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Cherry Dino. Production ng aking ano ang aking si, aking trabaho, no. I came from the College of Mass Communication, Broadcom. Nung una akong nanood ng K-drama, talagang sheer pleasure, no. Sheer enjoyment. Nag-practice ka magbasa ng subtitle para you can catch up. And then I realized, napakaganda. Pati mga scripts nila. Hanggang ngayon, napapaisip ako how they tie it all together from based on the production perspective. Tsaka yung cinematography and all of that music. Hanggang ngayon, I just really enjoy it. Pero sumasagi din sa utak ko ang... Minsan iniisip ko, conscious kaya, is it a conscious plan of the Korean government or the Korean people? Since ang dami lang pinagdaan ng kahirapan, ano? Is this a conscious way of, I know, ano din eh, yung naging part din siya ng stimulus package before ng Korea, I heard, no, to boost the Korean dramas. Sa tingin nyo ngayon ba, parang ang nagiging effect kasi it's taking over the world, no? Alam yung mga Korean groceries at tayo biglang mahilig na tayo sa ramen, K-pop and all of that. Do you see it that way na baka plan din or naging effect lang talaga, ma'am? Thank you po, ma'am. Cultural imperialism, ganon. Hindi ko masagot yung tanong. Kasi para siguro kailangan pang may sumaliksik. Ano ba yung talagang, nagkaroon ba talaga ng stimulus package? Or sa tingin ko, ano naman bawat production, cultural production, halo-halo na yan eh. Siyempre may negosyo. Negosyo rin yan. At the end of the day, hindi naman sila magpo-produce. Yung magpo-produce yung producer, no, kung hindi siya kinlogi siya, 'di ba? So sa tingin ko may isang bahagi, no, na importante yung kita, no. Ikalawa, sa tingin ko posible talaga din na yung gobyerno meron naman talagang stimulus, yung sinasabi package na binibigay, although hindi naman yan sakop ng research ko. Meron na yata mga merong nagsulat na about that, baka mas alam ninyo. Pero ikatlo, naniniwala ako na may epekto talaga sa viewer at sa pagiging consumerism. Para lang yan, pag binuklat ko yung bag ko, anong meron ako? Meron din ako ng yung linalagay na hindi papakita ko, ha. Bit-bit ko yan lagi. Ayan. Bumili ako niyan. Kasi nakikita ko. At saka, ganyan, ganyan, ganyan ko yan. Sige, nagaya-gaya ko lang yung mga
yung mga napapanood ko sa K-drama. At ang nakakato, kaya may mga ganyan ako, mga Korean beauty products. O, oh, mukha ko may mga Korean silk threads yan, magapa. So, at saka yung mga bida, hindi nyo ba napansin? Kung minsan sa umpisa ng drama, parang hindi sila masyadong maganda. Sabang tumatagal yung series, parang ganda-ganda na nila. Kinis na lang ng kutis. So, ikaw naman, bili ka naman ng product. Ganon. So, syempre may, sa tingin ko may tie-up din, no? Kailangan lang siguro meron pang mag-research, no? Kung ano, baka meron pwedeng i-contribute sa discussion. Okay, yeah, if I may po, kasi yun po yung linya ko ng research ko po. Sabi sa inyo, kapitalista eh. So, well, first of all, let me dispel with the notion that active yung government. Parang yung government yung nag-push. It's the other way around po. Na nagsimula po siya sa private venture. Kasi po, ang nangyari, ang orientation lang po ng gobyerno was towards exports. So the private companies po, the private production houses started exporting po. Nung nag-catch on, yung nakita nila na pumapatok, sakalang po din pumasok yung Korean government. And this was in the form of, let's say, in the filming locations, they were encouraging the LGUs to give discounts on the filming sites. And let's say if a filming site becomes popular, that it becomes a tourist attraction. So ganun po yung nangyayari. In other words po, yung government was the one, the government naman po, para more on the promotions and marketing side, not so much in giving subsidies or whatever. Ngayon po, totoo naman din po yung pagdating doon sa endorsements and product, yung product placements. Kasi halimbawa, isa mga pinaka-notorious pagdating sa product placements na drama in recent memory was Descendants of the Sun. Yeah. Kasi po si Song Hye Kyo was a long-time endorser of Laneige. So, and then over time, nakita nyo po, di ba, may mga close-up scene. To the point pa nga po, ang chismis po is that yung isang scene na nag-product placement ng Subway doon sa isang episode po was more than enough to pay for the entire episode. Yun po ang chismis. Yun po yung ano, yun po. So parang, and then when Netflix came in pa po, di ba, nagkaroon po sila ng long-term partnership with Studio Dragon. Ito po yung production company na kadalasan po sa TVN nyo nakikita yung mga drama tsaka yung sa Netflix. Million po yung, wait, hundreds of millions or if not tens of millions po ang in-use po nila. Now, what was the deal? Pansinin nyo po, medyo edgier ang drama sa Netflix compared po doon sa mga na-produce ng MBC, SBS, KBS. Kasi po, binigyan po ng mas a bigger creative freedom yung mga writers and directors to do their thing compared po doon sa nakikita po natin sa KBS, MBC, SBS. Bakit po? Medyo mahigpit po ang censoring. Time po. So, kung makikita nyo po yung mga nasa cable channels at saka yung po yung mga nasa streaming, mas edgier po yung drama nila dahil nga po doon sa mga agreements po nila with Netflix, with Disney Plus, with VU, with Amazon Prime, that allowed them for edgier, darker, grittier storylines. So, yun po. Ngayon po, malaking bagay po yung pag-infuse ng pera from the streaming services. Nagko-co-produce, kasi co-producer po eh, ang billing eh. So, ibig po sabihin nun, malaki ang pumapasok na pera po yun. So, yun po yung mga parang nagiging strategy po nila para po din kita din natin kung gaano yung in terms of the financial and economic support that the production houses now get for this. Now on the other hand din po, minsan po ang nakakatuwa din po kasi is minsan po may mga actors po that are willing to take pay cuts para po pag nakita, especially pag nakita po nila na pupunta to sa Netflix or Disney Plus. So, halimbawa po, yung aking all-time favorite, yung Hospital Playlist. Yung bida po doon, si Cho Jun-suk, he took a pay cut
kasi limited yung budget actually ng dramang yun. So even si Kim So Hyun is one of the highest paid actors in Korea. When he did It's Okay to Not Be Okay, he took a pay cut. Opo, parang kasi alam naman po nila global yung audience eh. So ganun po yung may mga ganun pong ano sila po mismo din po. Pasensya ma'am, hinahijack ko na yung ano tayo po ang bida dito. So Maraming salamat sa information na binigay mo. Kasi hindi nga naniniwala ko, hindi na basta napakalawak ng pwedeng saliksikin about K-drama. So syempre, himbawa, ako ay nag-aaral ng panitikan at saka popular culture from a feminist perspective. Ito lang ang nasasakop ko. So yung maraming iba na mas napagyayaman pa nila ang panaliksik tungkol sa K-drama, pwede nang gawing isang buong conference ito. Dahil napakarami namang aspeto na pwedeng talakayin. Diba? So yung iba na lang, baka ang gusto namang focus ay mga zombie, ganun. O yung iba naman, gusto ang focus ay ano tawag, rom-com. Diba? So, o kaya yung negosyo ng production aspect ng K-drama. So na, para sa akin napakayaman ng field na to kasi maraming masabi at pwede pa nga siguro mas maganda ring magkaroon ng mas maraming audience research din pa yung tungkol sa sino pa talaga ang nanonood ng K-drama at babalikan uli natin yung tanong na ano ang pleasurable sa kanilang panonood. Kailangan siguro na mas malaliman pang pag-aaral. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa ambag, Professor Erica Pristiano. At this point, gusto ko pong tawagin ang mga partners, no? CIS, with our Director Ramon Guillermo, Dr. Matthew Santa Maria of Asian Center, Dr. Dean Jimuel Naval of Cal, and Professor Shedar Hoxson to award the certificate to Dr. Joy Barrios LeBlanc, and also to Professor Kyung Min Bae bilang ating discussant. Mamaya po, wag po muna kayong umalis. Magkakaroon po tayo ng group picture bago magkaroon ng closing remarks. Okay. Nasaan si Matthew na wala? Lahat talaga may certificate. Okay, habang nagpi-picture taking sila, mag-a-advertise lang po ako. Si Professor Erica Pistrano po ay a faculty affiliate namin sa dalawang kurso ng Korean Studies sa CIS, The Making of Global Korea and Contemporary Issues on Korean Culture and Society. So, kung gusto nyo pong mas marami pang matutunan tungkol sa mga isyung na pag-uusapan ngayon, mag-enroll lang po sa aming courses. Okay, hindi na natin paaalisin si Dean Jimuel Naval para sa kanyang panghuling salita. So maraming salamat. So maraming salamat kay Joy Marios, no? So actually sinabi niya na lahat, no? Pero alam niya bago pa mag-K-drama na ito, no? Si Joy bukod sa madrama yung kanyang buhay, nagsusulat na ng mga drama sa libro, no? Yung romance novel, 90s pa yan, no? Sila ni Luwalhati Bautista, ni Matila,
at iba pa. Yun itong mga 50 pages, 100 pages na romance novel. So, kaya mas nauna siya sa K-drama. No? So, parang ganon. Pero, itong mga programang ganito, eh, dapat ipagpatuloy natin. Yung collab, no? Kaya nga, kolaborador na tayo lahat eh. Yung interdisciplinary, no? At actually, sa department namin, nagtuturo kami ng pop culture, no? Yung aming Panpil 17. At isa sa tinatalakay namin at naging paksa ng marami naming undergrad student ay tungkol sa K-drama at K-pop, lalo na ngayon, no? Alam natin, itong K-drama sa K-pop, ito yung pinakamalaking export, no? Ng Korea, no? Mas malaki pa sa langis ng Middle East ang kinikita nito. No, so tama yung sinabi kanina, no? Eh pero dahil ang kanilang mga palabas ay partly suportado ng estado, no? Sinasubsidize. Kaya ang gaganda ng kanilang produksyon, ng lalo na yung mga period films nila, so may suporta kasi ang estado. Sa Pilipinas, walang ganon. No, kanya-kanya. Ang palabas natin, yung papanoorin ng mga tao, no? So, at magugustuhan at magaganda ang artista. Of course, yung lumang tsorya ni Dr. Chong So na maganda ang maputi, yun pa rin ang panalo, no? So, masaya ang may palabas, yun pa rin ang panalo. Pero ito pa rin ang nakikita natin sa mga Korean drama, no? At maganda pa ang daigdig sa dulo, yun pa rin, no? Pero siyempre, dagdagan natin yan. Dapat nagsisilbi sa interes ng higit na nakararami. Kung gagawa ka ng likhang sining, pelikula, o may susunatin kang nobela, no? Hindi para sa kokonte at higit na nakararami. So maraming salamat. Ipagpatuloy natin yung ganitong programa para sa mga bagets at para sa mga thunders na rin. So, kamsahamnida. Maraming salamat, Dean Jimuel Naval. At ngayon na po ang ating picture taking. Nasaan na si Phoebe? Phoebs, diyan ka na lang pag ano na lang yung kuha. Ah. Pwede po. Point pa rin noon. Kaya ba? Para wag na tayong ano. Gusto ko rin, ano, I know a lot of people are here, very busy, pero found the time to come. Lalo na yung mga BFF. Kathy Babaw from Ateneo. Nikki Lim from CCP, Chin San Juan, Attorney Nick Pichay, maraming salamat sa pagbigay ng oras at panahon. At marami pang ibang hindi ko na napangalanan kasi hindi ko po kayo siguro kilala. Ang mga high school classmates, si Joy! Thank you for joining us. Hindi. Tayo na lang daw po tayo ditong lahat. Sister Joy, dito ka na sa gitna. Dito ka na. Halika na. Halika na lahat. Yung iba pwede yatang tumayo sa stage. Yung mga bata-bata, akit na lang kayo sa stage. Diba? Di na po kayo para makapag-picture na tayo. Pwede naman pong umakyat ng stage ang mga bata-bata para po magkasya. Sa stage. Hindi ko na. First, we have to. Akyat na kayo. Akyat na kayo para ating